Kung decided ka na nga gumawa ng sarili mong YouTube channel at maging isang content creator, ang video na to ay para sa'yo. Dahil ituturo ko nga dito kung paano gumawa ng sarili mong YouTube channel step by step. Pero kung magdadalawang isip ka pa, panoorin mo tong video ko na to para mas mamotivate kang gumawa ng YouTube channel at malaman mo nga ang mga advantages ng pagkakaroon nito. Pagkakaroon ng ating YouTube channel, kailangan natin dito ay ang ating smartphone and internet connection at Google account. So, huwag na natin patagalin. Umpisa na natin. So, dito po kailangan natin i-open ang ating browser. So, ang gamit ko ay Google Chrome. And then, i-type natin ang youtube.com. At kung naka-sign in na kayo sa inyong mga Google account, pwede na kayong gumawa ng YouTube channel. At kung wala pa, kailangan natin mag-create ng Google account. So, kung naka-sign in ka na, so, i-press natin sa My Circle. And then, your channel. Tap po natin yan. Tapos, lalabas po yung pangalan natin sa Google. So, ito, pwede natin itong palitan. Pwede rin namang hindi. Depende sa'yo kung anong content ang gusto mong gawin sa YouTube. For example, gusto mo ng cooking channel. So, palitan mo siya ng related sa pagluluto. Ang tip ko lang po sa inyo is kung gagawa kayo ng channel name, kailangan maiksi lang to at madaling tandaan. At i-search nyo din muna kung may mga kapangalan ba kayo sa YouTube. Huwag po kayo masyadong ma-stress sa pag-iisip ng channel name kasi pwede naman natin itong palitan anytime. So, kunyari, yan yung gusto kong channel name. So, tap natin yung create channel. So, hindi po natatapos yan dyan. Pindutin natin yung tatlong tuldok sa taas. And then, hanapin natin yung desktop site. So, dito kasi makikita natin lahat ng features ng YouTube. So, kumpleto po dito. Kailangan natin i-customize yung channel natin para mas magmukha siyang presentable sa mga viewers natin. So, napaka-importante po nito. Customize channel, ipiliin natin yan. And then, continue. So, may makikita kayong layout dyan. Skip muna natin yan kasi wala pa naman tayong in-upload na videos na kailangang ayusin. Proceed muna tayo sa branding kasi ito napaka-importante nito kasi ito yung pinaka makikita sa ating mga YouTube channel. So, kailangan natin mag-upload ng profile picture na at least 98 by 98 pixels and 4MB or less. So, tap natin yung upload. Tapos, pumili tayo sa ating mga picture ng na angkop sa inyong mga YouTube channel. So, kailangan i-review muna natin kung sakto ba dun sa may bilog or kung tapyas ba. Pag okay naman, press done. And then next, yung banner image. So, ito na, kakaganda rin kasi ito sa ating mga YouTube channel at ang required dito ay at least 2048 by 1152 pixels and 6MB or less. And then, tap yung upload. Then, pili tayo sa ating gallery. Press done. Kung okay na. And then, proceed na tayo sa my basic info. So, dito, kailangan natin maglagay ng description kung tungkol saan ang ating mga YouTube channel, kung ano yung purpose natin, bakit gumawa tayo ng channel, at ito yung chance natin para magpakilala tayo sa ating mga viewers. And then, next, sa my ad link, kung meron kayong Instagram or Facebook, at yung YouTube channel link nyo ay pwede nyong i-share dito kasi automatic malalagay yan sa my about your channel at sa my banner image. Pag okay na, tap na natin ang publish. So, proceed na tayo sa my settings. Scroll down nyo lang, tapos tap nyo yan. Then, kung may makikita kayong general, huwag nyo nang pakialaman niya kasi US dollar na yan. Then, dito na tayo sa my channel. So, ito, kailangan natin ilagay yung country of residence. So, pindutin natin, nasa Pilipinas tayo, piliin natin na Pilipinas. So, and then, next, sa my keyword. So, ito, kailangan yung lagyan ng channel name. Kasi ito nakakatulong to para maging searchable ang ating mga YouTube channel. And proceed na po tayo sa advanced settings. Kung hindi naman po made for kids yung YouTube channel nyo, iset nyo na siya na not for kids para hindi na kayo nagre-review every time na mag-upload kayo ng panibagong video. And then, yung next, yung subscriber count. Dahil baguhan ka pa nga lang, wala ka pang subscriber, zero pa. So, pwede mo siyang i-hide na muna para mas mag-focus ka at lalong-lalo na yung viewers mo dun sa content na ginagawa mo, hindi dun sa bilang ng subscriber mo. Yun yung tip ko sa inyo. Dahil baguhan pa lang kayo, so, okay lang naman na i-hide mo muna siya.
proceed na tayo sa My Feature Eligibility. Pag naka-enabled naman siya, eligible, so eligible, tap na natin yung save. Oops, hindi pa po tayo tapos. Balik tayo ulit sa settings. And proceed na tayo sa My Upload Defaults. Ito, napakahalaga din nito para every time na nag-upload tayo, hindi na tayo kailangang magsulat. So, ito, pwede nyo nang ilagay yung channel name nyo. And then, yung description, pwede nyo siyang lagyan dyan ng about your channel at yung mga social media platform, pwede nyo i-share dito. Tapos, yung mga links ng mga previous videos nyo at yung hashtag. So, para every time na mag-upload tayo, meron nang nakalagay or nakasulat sa mga ating mga description box. And then next, yung visibility. Pwede po nating i-private muna yan para every time na i-upload natin, marireview muna natin bago i-public. So, depende sa inyo kung gusto yung i-public na agad. Tapos yung tags, ilagay mo na lang dito yung channel name mo at kung tungkol saan yung mga content na ginagawa mo. And then, proceed na tayo sa My Advanced Settings. Dun sa My Category, piliin nyo lang dito kung saan ba naangkop yung content nyo. Kung sa entertainment, di entertainment na lang. And then, sa video language, kung spoken ng dollar ka, di English ang ilagay mo, ako Tagalog, so Filipino. Tapos, yung title and description language, Filipino na lang din. Tapos, dito sa My Comment, pagka made for kids yung content mo or may bata, automatic na din disable ng YouTube yung comment section or tina-turn off. So, ito, i-check mo lang to kapag gusto mo na makita ng viewers yung mga likes ng videos mo. And then, save. So, welcome to YouTube World and good luck sa pagiging isang content creator at sana huwag kang ma-pressure kung wala ka pang subscriber. Kasi tandaan mo, lahat naman ang nagsimula sa YouTube ay nag-start with zero subscriber. So, just create quality content and enjoy mo lang yan. So, salamat sa panonood at sana natulungan kita. So, see you again. Thank you for watching. Bye!